na mayabang. Ako'y Pilipino, ako'y matapang, ako'y palawan. Ang hahanapin kaaway ay neighbor, hindi yung totoong kaaway na 100 taon na niyurak ang Pilipinas at ang Pilipino. Mga gago, pasensya na po, talaga nakakabwisit yung mga mabababaw na nagmamatapang, nagmamarunong. Binondo Intramuros Bridge, matatapos po. Tama ba yung aking sequence dito ng Hunyo? And hopefully, September pala, September. And ito po ay tinatarget na mabuksan na po sa September ng taong ito kahit na may COVID-19. And of course, doon naman sa south, yung Davao Expressway po. Na sa tulong ng loan galing sa China ay tuloy-tuloy po, no? And andiyan po yung ating nakahanda na image para maalala ng bayan kung anong itsura po. Ang ganda po nitong mga projects po ni Presidente Duterte katulong ang China. And pangatlong build project na matatapos itong taong ito ay yung Estrella-Pantaleon Bridge. Naka-schedule po sa Hunyo, mabuksan po ito. From a two-lane bridge na temporary structure, eh, ngayon ay permanente steel and concrete structure na bagong disenyo. And ito ay four-lane road, no? Four-lane bridge pala. Ngayon, isang magandang katuwa-tuwa, nakakatuwa na cartoon galing sa ating kasama na si Pabalinas, no? Steven Pabalinas, si Steve. Ito pong lumabas sa Manila Times sa cartoon na si Uncle Sam na tinutulak si Juan de la Cruz, ano, para mang-away o awayin ang dragon na China sa disputed waters, no? Yung napaka-itim na American hand po sa lahat ng mga nakikita nating sobra at grabing propaganda, agitation propaganda itong mga nakaraang isang buwan na kasi nagsimula po March 20 mm-hmm. yung so-called maritime militia that are actually fishing vessels, ano, mm-hmm. 200 po, 220, alam po ninyo, sinasabi nila swarm na to, napakalaki. Alam po ninyo, ang Pilipinas alone, ang fishing fleet po natin, maliit at malaki, municipal fishing and international fishing fleet, alam ko po yan dahil my family is in fishing, ano, 200,000 ang fleet ng Pilipinas, small and big fishing boats. My family's company alone has 300 to 400 fishing boats depending on your classification. Kasi may skiff boats yan, may carrier boats, may freezer boats, may maraming klaseng boats yan. 220, wala po yan. Kahit na malalaki po yung nakita ninyo sa retrato, that is nothing, that is not a swarm, that is not a fleet. Ano? Niloloko ang bayan. But anyway, ano, sabi ko nga dito sa quotation dito, ginagago tayo ng kano, sunod naman ng maraming tonto. Maraming tonto na mayabang, ako'y Pilipino, ako'y matapang, ako'y palawan. Ang hahanapin kaaway ay neighbor, hindi yung totoong kaaway na 100 taon na niyurak ang Pilipinas at ang Pilipino. Mga gago, pasensya na po, talaga nakakabwisit yung mga mabababaw na nagmamatapang, nagmamarunong. Natutuwa na si Kaado dahil ako naman ang masungit ngayon, hindi siya. Ano? And of course, magandang balita para sa atin itong susunod dahil ito ay bagong source ng enerhiya at bagong source ng yaman para sa Pilipinas. At meron na pong teknolohiya ngayon ang China, flammable ice, yung lumiliyab na yelo. Ito po yung frozen methane hydrate sa ilalim ng karagatan. Dahil sa sobrang lamig, sa ilalim ng karagatan, mga 1,000 meters below, ano, ito ay pag na-extract po ito, magiging gas ulit at pwedeng panlupto, pwedeng panggatong para sa enerhiya, kuryente at iba pa. And syempre, yung ating methane hydrate sa Benham Rice, ano,
ay nandidiyan po, isa sa pinakamalaking deposits dyan. Ano? And ulat nga nitong website na to, Manila, ano? Benham Rice could turn the Philippines into a natural gas exporter. So marami po tayong mga bagay to look forward to. Ano? And update naman from the week na importante sa international news, ano? Ang Iran po ay nagsimula na ng 60% uranium enrichment nung nakaraang Miyerkules dahil nga doon sa pag-atake, cyber attack ng Israel sa kanyang Natanz nuclear enrichment site, ano? Mula 20% enrichment, itinaas ng Iran to 60% enrichment, palapit ng palapit na sa nuclear weapons grade na 90% po. Ito'y sagot ng Iran doon sa sabotahe ng Israel at sagot ng Iran doon sa sanctions ng US na nagsimula doon sa panahon ni Trump na sinasabi ng Iran. Wala, hindi ibabalik ang Iran sa usapan ng JCPOA, yung Joint Commission to talk about the nuclearization or the limitation of nuclear development ng Iran, ano? At hindi babalik ang Iran hanggat hindi tanggalin yung mga sanctions na yun. And ito ay importante din, lalo na itong susunod. Nag-away po ang India sa Amerika dahil nga ito po pangangiana ito, ano? Dahil ang Estados Unidos nagpumilit na mag-freedom of navigation operations sa karagatan, yung EEZ, Special Economic Exclusive Economic Zone ng India sa Indian Ocean, ano? And Arabian Sea yata, ano? may siyempre konektado yung mga yan. And pinilit pa ng Amerikano nung nagprotesta ang India na ito ay karapatan nila. At sabi nga ni Bandra Naike, yung isang mahusay po na analyst na Indian, Bandra Kumar pala po. Bandra Kumar, ganyan ang simula ng pag-aangkin ng Amerikano. Sasabihin nila may karapatan sila dyan. Pagkagising mo, kanila na yan. At kanilang paninindigan na na kailangan nandun lagi ang kanilang seventh fleet. Yan po ang mga updates po dito. Our next segment, kaya ako minamadali lahat dito po. We have the Glenn Chong interview pa mamaya. No? So we want to make sure we have time. Our part two, but before we go to that, which I will mention right now, is the paper of Kaado Pagginawan, which is very important, and which is the first of four parts to come out sa Sovereign PH on the Philippine foreign policy as practiced today, which is a farce. You know, anong farce sa Tagalog? Kalokohan. Patawa-tawa. Kaya nga napasubo nga si Subehana noon sa award para doon kay Zambrano na ngayon na bulgar po ni Sal Panelo, political advisor ni Presidente Duterte, legal advisor, na gawa-gawa. Muni-muni lang, galing sa muni, pagpumuni-muni, ano, at imahinasyon ni, ng ABS-CBN at Zambrano, pero malaking pera sa likod yan kasi nag-hire ng boat, no? Yacht, maybe malaking boat, ano? Malaking pera po 'yan, ano, sa ng ABS-CBN at ng Amerikano po diyan kasama noong buong 30 araw na panggugoyo po sa madla, ano? Sa bayan natin na agresibo ang China and so on, which is absolutely not true. So before I go on to that, I'll invite Kaado to go into the details and the video of Ambassador Manalo. Mm. Anything you want to go back to doon sa update ko nung first 7 items, ang dami na po nung 7 items, ng quick roundup ng mga nakaraang araw at mga mahalagang pangyayari. Maestra muna and then Kaado. Okay. Doon sa BB, sa build program po natin sa ng Duterte administration, gusto ko lang pong i-emphasize na very much importante yan for the economy of the Philippines, na para mag-connect ang different parts ng country. I mean, it will help in the economic activities. At the same time, it will make us very competitive sa international market, kasi kapag magandang infrastructure natin, ma-upgrade yung infrastructure natin, mas papasok po ang
ang investment sa Pilipinas, mas magkakaroon ka ng maraming economic activities. Doon naman sa photo na tinutulak ni Uncle Sam si Pilipinas, tapos andun si Dragon, si China. Isa lang po ang ibig sabihin nun. With all this brouhaha about the South China Sea po, there are forces in the country and even outside of the country na they're trying to hype up yung issue na to na pwede naman dapat hindi kasi this is subject to diplomatic negotiations and diplomatic channels, no? Na dapat low-key. Dapat kasi this involves national security also, no? Hindi lang to national interest, na security yan. Pero hinahayap nila kasi there is this siguro, ang tingin ko dyan, because they want to push for BFA, yung Visiting Forces Agreement. Second is, they want the Philippines to certain extent be a proxy of the US here in Southeast Asia. Kasi nga, dun sa pivot na policy ng Asia, ng USA, that they want to contain China, so they are having this pivot, no, to Southeast Asia or Asia for that matter. So may pang hype up. Tapos yung narrative, hindi nyo po ba napansin? Diba yung narrative yung una, militia. Fishing boats daw na minaman ng militias. Tapos ngayon, ang kanilang narrative, binabago na. Kasi na, alam na nilang fishing boats, so ang issue naman na binabato nila ngayon, which lumabas, is nauubos na daw ang ating ang mga isda sa South China Sea kasi nga dahil kinukuha daw nitong mga fishing boats ng China na pagkarami-rami. Tapos yung mga figures pa, nag-iiba-iba. Nung una doon sa isang newspaper, 240 kilograms, tapos naging tons. Sabi ko, parang may something wrong dyan sa kanilang mga pag-hype up kasi ang isda hanggang may reef, nag-re-regenerate yan. Hindi yan nauubos ng ganun-ganun lang. And one thing, it's even China who's actually having this moratorium. Na after a certain period of time, yung kanilang mga kiniklaim na areas sa South China Sea, even their own waters, na territorial nila, they want to regenerate yung kanilang marine resources. So ngayon, hindi, medyo tinitwist na yung narrative. Na doon na, na parang inuubos na nila yung ating mga, ang isda daw sa South China Sea. So may twisting na, kasi hindi na nila nalusaw kasi yung idea at saka yung narrative na malicious yung mga yon. So ngayon binabago nila. So pero hype up pa rin. Tapos ito naman si mamaya na natin si Sembrano, ang dami niyang kapalpakan diyan sa kanyang escapade. Ang tawag ko kay Sembrano is yung hawkish parang pero very hawkish reporting yung ginawa niya eh. Kasi kung hindi pa siguro in-investigate to at hindi cool-headed yung mga mga nasa gobyerno tulad ni Duterte, probably we're in war right now. Oo, kasi kung ang attitude ni Duterte is the same with the last administration, naku, delikado tayo. Baka mamaya, tepok na tayo. Isang bala lang tayo. Actually, hindi ba nila alam yun? Sus Mariosep. At saka, yun sa India naman, yung nag-away yung magkakampi. Kasi ang India is supposedly, is actually part yung tinatawag mong Quad. Quad is like a strategic talking. Parang it's just, hindi siya alliance eh. It's not an alliance, but it's a strategic talking. Parang nag-uusap-usap lang sila. Ang composed yan ng India, you have the US, you have Australia, and what else yung isa po? India, Australia, Japan. Japan. And the US, of course. Quad. Oo, nag-uusap-usap sila for strategic alliance, pero hindi pa siya alliance. Supposedly, magkakampi sila, di ba? Pero tinalo, kakampi na nga yan, tinatalo pa rin. Di ba? Tapos sabi nila, ang Indian Ocean daw is hindi sa India. So may freedom daw sila pumunta doon. Sabi naman ng India, okay, fine, may tinatawag na freedom of navigation, but at least you have the courtesy to inform us na dadaan kayo. Kasi ang dumaan, sabi ng India, is not commercial ships, no? It's warships. So dapat nagpapaalam kayo sa amin. Yun ang argument ng India. So, alam mo, so ito yung tingin ko sa mga, ang tingin ko lang dyan is parang walang kaibigan dito. Basta interest namin, wala kaming kaibigan. So kunyari kaibigan tayo pero hindi naman pala. So ganun ang dating yan eh.